Mobos, welcome back sa aking YouTube channel, Amir Walid po isang OFW dito sa Kaharian ng Saudi Arabia. Mobos, narito ang pinaka-update na abiso ng GACA para sa mga palibaran at mga pasahero na nagdanais lumabas o pumasok ng Kaharian ng Saudi Arabia. Passengers Guide, Domestic International Exceptional Categories. Ang mga sumusunod ay mga alituntunin para sa mga nagdanais bumiyahe, lokal at international. Nararapat lamang na isaad o sabihin ang kabuuang medikal na kondisyon sa panahon na kayo ay magpapareserba ng tiket, higit lalo kung kayo ay may nararamdaman na symptoms ng COVID-19. Magbigay ng angkop na oras bago ang inyong flight departure. Kailangan ay andun na kayo sa paliparan ilang oras bago ang inyong flight departure. Ang inyong temperatura ay titignan. Kung ito ay umaabot o umabot ng 38 degrees Celsius pataas, kayo ay hindi pahihintulutang bumiyahe o makasakay. Ang pagsusuot o pagsuot ng face mask simula sa paliparan hanggang sa loob ng eroplano at pag-handwash ay striktong ipapatupad. Lahat ay inaabisuhang obserbahan ang 1.5 metrong distansya sa kahit sinuman. Ito po yung social distancing. Mga patnubay sa mga paparating sa airport mula sa ibang bansa. Ang mga hindi Saudi na lumagpas ng 8 taong gulang ay nangangailangang sumailalim ng swab test sa isang lehitimong pasilidad na magbibigay sa kanila ng sertipiko na sila ay sumasailalim sa nasabing test or sumailalim sa nasabing test. Ito ay nararapat gawin 72 hours bago ang nakatakdang departure date o pag-alis papuntang Saudi Arabia. Nararapat na sumunod sa nasabing home quarantine, Saudi man o hindi Saudi, ang mga papasok sa Kaharian. Ang mga mula sa ibang bansa ayon na din sa ipapatupad o ipinapatupad ng patakaran ng Ministry of Health. Pinapayuhan din ang mga papasok ng bansa ay nangangailangan mag-download ng tatmin at tawakal na applications. Ang iba pong abiso na inyong nakikita ay para sa mga paliparan. Ito po ay mga alituntunin para sa kanilang mga crew patungkol sa seguridad, pangmedikal at kaligtasan ng mga pasahero. Hello mga boss! Welcome back again sa aking YouTube channel. Alam ko sa mga subscribers ko, bago po ang segment na ito para sa inyo. Dahil more information vlogs po ang ating tinatackle dito sa ating YouTube channel. Naisipan ko na itackled ang isang kwento ng isang OFW. Madalian lamang po ito na si Doc Princess, kasama ko po siya ngayon. Malaman natin sa kanya kung ano nga ba ang buhay ng isang OFW dito sa Saudi Arabia. Of course, tayo mga OFWs dito sa Saudi Arabia, kinakailangan natin ng mga OFWs na magbibigay sa atin ng inspirasyon, magbibigay sa atin ng mga ilang tips kung ano nga ba ang buhay dito sa Saudi Arabia. Hello sa iyo, Doc Princess. Kamusta po? I'm okay. Sa ngayon, gusto ko lang i-share sa kanila kung paano ang buhay ng OFW sa labas. Ayun, sa clinic kami, sa dental. So, pagdating ng work hard, syempre, para sa future. Kung ano nung kuan natin dito this kung baga, year. Kung ano yung ginagawa natin para sa ikabubuti natin, yun yung ginagawa natin. Mm-hmm. Ilang taon ka na dito sa Saudi Arabia? 16 years, I think. 16 years? Yes. Wow! Sobrang tagal na. So hindi lang Jeddah ang... Parang Riyadh ako na before. Ah, okay. So galing siya ng Riyadh, tapos ngayon nasa Jeddah. Yes, na-transfer ako dito sa branch namin. Dito sa Al-Muhaydin branch. Kumusta naman ang trabaho bilang isang OFW dito sa Saudi Arabia? Depende sa inyong employer. Alam naman natin yun, di ba? Mm-hmm. Kasi nasa inyong mga amo yan, kung mabait sila. Basta tiyaga lang yun ang masasabi ko. Kasi dito sa Saudi, kailangan natin ng sa sarili kasi walang mag-aalaga sa'yo. Tiyaga. May mga paghihirap man, pero titisin mo yun para sa mga pangarap mo sa buhay. Oo. At saka mga tips ko naman yung mga OFW sa labas,
kung may mga oras din kayo, meron din tayo kasi especially pandemya ngayon, no, nasa ano tayo ngayon. So, pag-usapan natin dyan yung about naman sa diskartihan sa buhay. Ngayon, ang patok natin dito is online. So, marami tayong, maraming paraan para sa mga, alam ko yung iba dyan, mga dili-dili ng sahod. So, meron naman tayong mga groups dito na pwede nyo i-share. Pwede kayong magtinda na kahit kung ano-ano, mga damit or ano, yan. Yan ang mga OFW sa labas. Except dun sa mga housemaid kasi sila hindi kahit gusto yung Manila. Pero meron pa rin mga paraan para magawa nila yun. Paano mo ipapaliwanag sa mga OFWs natin na nanonood ngayon, especially mga OFWs natin dyan sa Pilipinas na gustong malaman ano ba ang Saudi Arabia? Ano nga ba ang Saudi Arabia sa'yo, Doc Princess? Ang Saudi Arabia is para sa akin na, kasi iba-iba tayo ng experience. Para sa akin, ito ang nagbigay ano sa atin, sa karamihan, na nagbigay buhay na maganda, nagbigay ng opportunity. So, masasabi ko lang, yung mga bawal dito, huwag nyo lang gawin. Marami nagtatanong sa atin sa ating Facebook page na Amir Wali Vlog at dito na rin sa ating YouTube channel kung open na nga ba ang Saudi Arabia? Anong masasabi ni Doc Princess dito? Sa open ngayon, okay siya, pero hindi ka pa rin pwedeng magsuot ng as in kitang-kita na yung mga ano, yung casual dress pwede. Mm-hmm. Oo, sa yun ang pagkakaalam ko sa ano. Ang pagiging open kasi ng Saudi Arabia, Doc Princess, as of today, when it comes to entertainment, ay meron na talaga, no? Oo, unlike before, no? Pero merong mga limitasyon ito. Depende pa rin ito sa mga events na kung anong meron. Mm-hmm. Hindi lahat ng area ay pwedeng allowed sa ganun. Mm-hmm. May mga area tayo katulad ng Makka. Yung Makka na yan, very sensitive talaga. Exactly. So, Doc Princess, bago tayo magtapos, message po ninyo sa mga OFWs na dumaranas ngayon ng kalungkutan, pagsasakripisyo para sa pamilya. Ano ang inyong maipapayo sa kanila? Advice ko sa inyo, kuwan lang kayo, be strong lang. Kasi ang isipin nyo, pumunta kayo dito para sa future nyo, makatulong kayo sa pamilya. So kung hindi naman kayo sinasaktan ng amo, okay naman yung sahod, magtiis-tiis muna kayo para doon. So kasi wala naman pagtitiis na paghihirap na hindi masosolusyonan. Lahat po tayo may dinaranas po. Ang pagiging OFW ay hindi po madali. Totoo. Kaya lahat, pag-iisipan niyo pong mabuti yung sa mga taga-Pilipinas, kung mag-abroad kayo, kailangan buo ang loob niyo. May mga OFWs tayo na tinitiis ang lahat ng paghihirap. May mga OFWs tayo na may untold stories dito sa Saudi Arabia. May mga OFWs naman natin na kagaya mo, Doc Princess, na talagang naging successful when it comes to their passion. Ayan nga po ang pag-dentista. Yes. Sa mga OFWs natin, be strong, magpakatatag po kayo. Bago po tayo pumunta dito sa Saudi Arabia, siguraduhin niyo pong hindi lang damit ang inyong iniimpake, kundi ang inyong pagsasakripisyo, yes, ang inyong patience. Dahil sa ito po, yes, dahil ito po ang inyong magagamit dito sa Saudi Arabia at sa anumang bansa. Number 2 na ba? Assalamualaikum. Hi! Hello po! Si Dr. Princess. Kamusta? Assalamualaikum. Pwede ba kayo pumasok?